Yan, meron pong nabili si Kabayang Roger, 4 po. Na pangbigay sa mga umorder sa atin. Grabe na kung matabata ya. Pero namimili rin kasi yung mga umorder eh. So ito po, ay naku, napakagandang babae ito. Tingnan niyo po, oh, dumalaga. Sa mga tinga pa lang. Tsaka sa taas po ng katawan. Grabe. Wow, ito yung Red Brahman ni Kabiyahing nabili. Nabili niya talaga, oh. Red Brahman, napakaganda. Oh, gwapo, gwapo, gid kaayo. Hello po, mga kagandang buhay. So, oras po natin is 5:00 ng hapon. Ayan po yung itsura natin dito ngayon sa Duldul Bacol Livestock Auction. Hindi na po tayo nakikilala po dahil umuulan po ng alikabok po dito. Kaya kailangan pong balutin natin yung ating mukha, ulo, para huwag po tayong mangati. Yan po yung ating itsura dito sa stockyard po. At sinusundan natin si Kabayang Roger po sa kanyang pagsipat. Ayan. So ang nabili pa lang po namin as of 5 p.m. ay isa pong dumalagang baka. At ito merong tinitingnan si Kabayang Roger. Oo. Ang dami pong mga baka doon. Doon banda doon. Yun. Doon po nila kinukondisyon po ang mga baka. Ayan. Tsaga-tsaga lang po talaga kahit umuulan po talaga dito ng alikabok. Ayan. Pag hindi ka mag-mask, talagang uubo ka talaga. Hihikain ka talaga sa alikabok po. Oh no! Tingnan-tingnan po natin dito. Marami nang dumadating. Mapagod lang po talaga, no, pag walang upuan. Tama yung isang subscriber natin na bili tayo ng upuan para kung saan tayo mapapagod, uupo po tayo. Sige, antabayanan po ninyo ang aming pagsipat po sa gitna po ng alikabok dito po sa Duldul Bacol Livestock Auction Market. So, welcome back to Duldul Bacol po Livestock Auction Market. So, marami pong tao dito banda, oh. Ayan, oh. Kasi dito po nagpa-parking yung mga sasakyan na dumadating. Ang dami na pong mga canter tsaka elf dito. Dito banda, kapag kalinggo ng hapon, dito banda. Pero bukas, doon sa kabila naman ang sipatan. So, ganito po ang mukha natin, mga kagandang buhay. Hindi rin po madali talaga. Yung negosyong livestock buying po, slaughter po. At naghahunting din po kami ng mga alagain, lalo na yung mga babaeng baka na may mga lahi po. Pero bakit? Oh, tingnan mo, may dadating, oh. Siguro bibili yan. So, mga baboy po, mga kagandang buhay, ganito po kalalaki. Yung mga baboy na binibenta dito. Ayan, makikita natin, medyo marami na yung mga baboy ngayon. Nakakabawi na yung mga farmers natin po sa salot na ASF. Ito, si Pati yata ni Nalon. Uy, nabili na. 38K. Oh. Holstein? Holstein. Nabili na po. 38,000. Tsaga-tsaga. So, dumating kami dito alas 2 po. So, 3 oras na po kami dito nag-iikot-ikot po, mga kagandang buhay. 3 oras na. Dumalaga pa rin lang ang aming nabili. Oh no! Spotting-spotting lang. Dapat pagdating ng truck, ikaw kaagad yung unang sumipat. Kagaya nung alagain na yon. Oo. Natitigan agad ni Nalon, ni Cass, at saka ni Kabayang Roger. Kaya nabili ka agad namin.
nakbayan kaagad si Kabayang Roger na may-ari po, mga kaganabuhay. Walang nagawa yung tagahawak ng lubid kasi hindi binibigay ng tagahawak ng lubid kay Kabayang Roger natin sa presyo, pero yun, binigay po ng tunay na may-ari. Sipat-sipat tayo hanggang bukas, hanggang mamayang gabi, dito po sa Duldul Bakong. Kaya akala po ninyo, napakadali lang itong aming negosyo, no? Akala ninyo, ayahay po yung buhay namin. Tignan mo, Kabayang Roger, yung mga paa natin. Oh, no! Mga paa po natin. Ang kati, sobra pong kati, mga kagandang buhay. Pero, syempre, kung masaya po tayo sa ginagawa natin, okay pa rin po, okay pa rin. Basta masaya, kasama ko si Kabayang Roger, parang nagdi-date lang po kami. Tuloy-tuloy pa po ang sipat natin at tabayanan po, mga kagandang buhay. Presyo, parang baos. Pwede pa rin baos. For prime, asking price. For prime, asking price. Ang daming Holstein dito dyan, no? May mga lahi talagang Holstein. Sinalon, no? Nag-tinted, sinalon. 4-5 don lon. 4-5. Asking price. 38 ang tawad din lon. Sa sigaw sa baka bon. Pakos. Holstein. Para may pubya na kami sa Holstein. Narinig pa lang namin ang pangalang Holstein, parang pinupubya na kami. Si Kabiyahe lang yata di pinupubya sa Holstein. Di ka pa rin pinupubya, Kabiyahe? Oo nga, depende sa pagsipat. Oh, sana napunta si Nalon. Oh no! Nawala na naman si Nalon. Oh. Mga kabayo din po, mga kagandabuhay. Dati daw po, may malakas po daw komprador dito na kabayo. Dinadala daw po sa Luzon. Pero ako po, personally, mga kagandabuhay, di po ako nakatikim ng meat ng ano ng horse. Di pa po ako nakatikim, mga kaganda buhay. Oh. So, may parating si Mike and James. Baboy po ang dala, oh. Baboy ang dala. Okay. Meron pong baka dito na kahit 10,000 ayaw bumili. Oh, no! Kulang po talaga sa pagkain nito. Buto na lang yung makukuha mo dito pag kinatay. Kailangan mabigyan ito ng nutrisyon. Payat po yan, no? Payat! Ha? Payat eh. Miniwang naman mo. Oo. Pero kaya binigyan mo? Ewan ko nga, magkano'ng benta nito? Oh. Wala pong nagtatanong ng ano eh, presyo eh. Wala nagtatanong ng presyo. Ito. Ila. Aw! Oo oh, nga, 18.5 daw. Kala ko gismil daw sa kanila. Gismil daw eh. 18.5 pala. Para dito sa bakang ito. O, oh, diba? Ay, grabe talaga yung alikabok. Super. Uy, naku, mga kagandang buhay. Naganap na po tayo ng pwesto para po sa ating Hilux. Para dito po tayo matulog. Run out po, mga kagandang buhay, oh. Oh, no! Run out po dito sa Duldol. Halika. So, hindi ako naka tingin doon sa mga nabili ni Kabayang Roger ng mga alagain. Yan, meron pong nabili si Kabayang Roger, apat po.
na pangbigay sa mga umorder sa atin. Pero namimili rin kasi yung mga umorder eh. Ay, yung mga bata-bata ko, official na pala ito sila. Parang dito na natutulog sa ating truck ah. Oh, good evening! Parang sinusuki na tayo ng ating mga bata-bata oh. Dito na talaga sa atin. So, ito po. Ay, naku, napakagandang babae ito. Tingnan niyo po oh, dumalaga. Sa mga tinga pa lang. Tsaka sa taas po ng katawan. Grabe. Grabe namang alikabok dito. Ang alikabok oh. Oh no! Sige, ilawan mo kabiyahe. Ah, ito. Ito ba yung nabili niyang ano? Wow, ito yung Red Brahma ni kabiyahe yung nabili. Nabili niya talaga, oh. Red Brahma, napakaganda. Oh, guwapo-guwapo, gid kaayo. Guwapo kaayo. Nakuha talaga ni kabiyahe Roger, oh. Yung Red Brahman. Itong isa, kabiyahe, ito puti. Hindi ito? Yan, isa. Saan? Yan, saka yun. Ah, yung puti na yan. Yung isa, red rin. Red rin yung isa? Yan. Saan dito? Ito? Ano to, babae? Oh, babae din, no? Brown din. Nalagay ni Kabeng Roger. Ano ito po? Red Brahman. So, ang ganda ng katawan. Ha? Meron po cute dito. Ako? Very cute. Saan? Sa likod. Very cute. Grabe talaga yung ano? Yung alikabok po. Yan. Meron pa daw cute dito si Kabeng Roger sa kabilang truck. Ito yung mga nagsasabi sa atin na hanapan ko silang bata. Mm-mm. Marami kasi nagpapahanap kay Kabeng Roger po ng... May mas cute. Baka. Uy! Ala, grabe yung tinga. Wow! Oo. Baka mawala siya dyan ha, Jer? Ay, may bantay dyan. Very cute na. Cute no? Red Brahman. Nakita ko ba ito kanina? Na maliwanag pa? Hindi, ma'am. Hindi? Mga ilang buwan daw to? Tingnan ko itong gatas eh. Bakit? Madidi pa ito. Hala, dumididi pa. Baka pumayat ito. Baka di niya masurvive. Oh, no! Ilang buwan pa lang daw ito? Mga 4 months siguro ito. Grabe naman, bininta. Bakit bininta agad, Jer? Walang tira. May ari. Saan daw yung nanay nito? Dinala na lang sana pati nanay. Nabili na siguro nanay. Yan. Ganyan po. Parang si ano, anak ni ano? Oh. Ni Diwata. Sama. Baka pwede naman siyang dumidi doon sa nanay ni Diwata, no? Sa kay Diwata pala. Yan, ala, ang ganda. Wow! Pariho talaga sila, Jer, pa lang ng edad. Mga lalaki ito? Mga 2 buwan yata. Landal, hindi, 2 buwan pala si Diwata. Si Diwata, matanda na yan. Nga 5 months na rin yan, mula nung ipananganak. Oh. 4 months. Lalaki ito? Hmm. Tingnan mo yung mga paa, oh, big babae boss. Babae yung anak ni Diwata. Oh, babae yun. Pero magsama yan sila, kaya nabinigyan ko siya ng kasakalaro. Mm-hmm. Marami na rin may gusto doon, nagtatanong kung magkano si Red Brahman. Marami. Eh, ito, may chance Diwata kasi may chance maputi yun. Ito, gano'n. Chance rin pumuti ito, puti kurong nanay nito. Oo, oh, pumuti nga ito. Yan o, parang puti na rin siya, oh. Kurga yan, maligyan ng vitamins yan. Grabe no, binenta. So ayan po. Mga dabili natin, bukas ang umaga, makikita natin ang kagandahan nito. No? Grabe, ang ganda no. May duyan daday, isang bilag. Magduduyan sila. Araw babaw pa rin kayo. Ayan po, mga kagandang buhay. Si Danny. Dan, kumain na. Ah, kumain na.
So ang pag-abot kay Tunga. Ito ka sa Tusuke. Labor ni Byron. Okay, dito ka nakaon. Ito po mga kagandang buhay, dito po bukas, maaga pa lang, marami na po tayong sisipatin dito. So nabili po ni Kabiyay, apat na lagain at dalawang kakatayin. Wow! Ayan po, dito kami, nakaandar lang po sa sasakyan para may aircon. Kasi daming alikabok po, grabe talaga. Bukas bibili tayo ng mask. Pili tayo bukas. Sinalon dito daw sa likod ng truck. Oo, may duyan yan. Oo. Meron na tayong mga bata-bata, no? Dito na talaga sa atin. Maya-maya yan, naka-employ na yan sa atin. Mga kagandang buhay. Yung mga tao po na lagi humihingi sa atin ng sweldo ba? Tulong-tulong paakit sa truck. Hello mga kagandang buhay, it's a good morning. Lunes na araw po at ito po talaga ang livestock auction day dito po sa Duldul Bacong, Negros Oriental. At samahan niyo po ako sa pag-cover ng atin pong pamimili. I-video po natin yung mga itsura ng mga baka nila dito. At the same time po mga kagandang buhay, hindi lamang po pangkatayin ang ating bibilin ngayon, kundi po pati na rin po yung mga matataas ang lahi. Yung mga matataas ang genetics na pinapaipon at pinapabili po tayo ng atin pong mga farmers din para po magkaroon sila ng upgraded na mga aalagaan. At naging posible po yan dahil po kay Kabiyaing Roger at sa Solis Gandang Buhay. Halik kayo po at magsipat na tayo at tutukan po natin ang mga baka dito. Ang kulang na lang sa atin ngayon ay mask. Magsusuot po muna tayo ng mask para makayanan po natin ang pag-ulan po ng mga alikabok dito po sa Duldul Bacong Livestock Auction Market. Okay, ang time check po natin mga kagandang buhay is 7 minutes before 6. At ayan, nakikita natin may mga kalabaw, may mga baka na. Magkano ito dong? 4.8 po ito. Ayan. Ah, kalabaw dito banda. So, dito banda po, mga baka. At diba, nung nag-umpisa po kami ng sipat dito sa Bacong, nung una-una ko pong dating dito, nasabi ko po talaga na wow, ang ganda ng mga itsura ng mga baka dito sa Bacong. At saka, ang volume ay napakarami. Sabi ko kay Kabiyaing Roger, siguro, lagi na tayong pupunta dito sa Bacong. Pero alam niyo ba, dahil hindi pa masyadong marunong si Kabiyaing Roger sa pagsipat, ayun mga kagandang buhay at medyo dumalang po yung pagpunta namin dito sa Duldul Bacong. Gawa po ng napakarami pong nalugi namin dito. Dahil hindi pa po namin talaga matamaan yung mga estimate namin dito sa mga magagandang baka dito sa Bacong. But may strategy na rin na nabuo ang team, mga kagandang buhay. Gawa nga ng hindi natin talaga matamaan yung mga tamanyo ng baka pag malalaki. Nagbe-base po tayo doon sa medium sizes, which is doon po tayo laging nananalo. Pero kung may makita naman po tayo na malalaki, na sakto po ang presyo, binibili natin. Actually, may nabili si Kabiyaing Roger po. May mga malalaki din siyang nabili sa La Libertad. Ayan.
Gaya po nito, babae ito. Babae ito. Magkano ito, Tay? Mm, 33,000. Puting baka. So, kami naman po'y bumibili kahit na Red Brahman or Red Sydney or Gray Brahman, White Brahman. Bumibili po kami. Depende po talaga sa genetics. Kasi may mga palatandaan din tayo na tinitingnan para po malaman natin kung mataas ang genetics ng baka. Kasi kabiyang Roger, makikita natin dito, hindi masyadong brown, gray. Gray po itong sinisipat ni Kabiyahe. Good morning, Kabiyahe. Morning. Oh, ayan po si Kabiyahe. Halata po talagang puno ng alikabok yung mga buhok namin. Kaya po, ano na lang, tinalian ko na lang po yung buhok ko. Ito. So, 5'6". 5'6 daw ito mga kagandang buhay. Mataas ang katawan, pero 4'3 po ang tawad, Kabiyahe. Oh, yan po ang tawad. 5'6"? 5'3". Wala pa rin sa katawan ng baka. Oh. Sa mga nagtatanong pala, mga kagandang buhay, kung may mabibili daw ba kaming mga patining? Mm-mm. Kasi meron pong mga kababayan natin na meron mga puhunan, na gusto po talagang bumili ng mga patabain. Marami po dito, pag kinarir po talaga natin yung negosyong ganyan. Marami po tayong mabibili. Actually, maganda po yung mga upgraded na para madali pong lumaki. Oo. 3 months time, sabi ng mga farmers, pag nagpataba sila, ay nakukuha na nila yung magandang tubo. Sa magandang pakain po, mga kagandang buhay. At iba't ibang formula po ang ginagamit ng mga farmers para po mapataba ang kanilang mga baka. Siyempre, sa ano po nila yan? Sa pag-obserba din, mga kagandang buhay. So maganda pong makakuha tayo ng mga tips sa kanila para makombine din po natin yung mga formula na yon ng iba't ibang mga farmers. Makagawa po tayo ng own study natin para po sa mga patabain din natin in the near future po, mga kagandang buhay. Kaya kaalaman plus kaalaman plus kaalaman po, mga kagandang buhay, plus diskarte, nakakabuo po tayo ng sarili natin kung paano tayo makatipid, kung paano maging epektibo. Kaya tutok na po dito sa ating mga vlogs dahil maabot natin yan sa huli. Nung una kasi, ito, tinututukan natin yung mga pamimili. Ngayon, nagpa-plus na tayo, di ba? Nagdadagdag na tayo ng kaalaman. Namimili na tayo ng mga alagain. And then, inaano na natin, kinukonvince natin, o ini-inspire natin yung sarili natin mismo na magnegosyo na tayo ng mga patabain. Kaya dito po sa mga vlogs namin, marami po kayong idea na mapupulot. Basta isa po itong stockyard ang bakong sa may pinakamagandang mga lahi po. Dahil alam nyo ba kung bakit? Lagi ko namang sinasabi, di ba? Alam nyo na ang Duldul Bakong malapit po sa Dumaguete. Andyan lang. Siguro mga 20 minutes drive yung Dumaguete. At ang Dumaguete po, yan po galing ang sperm bank po dito sa buong Negros ng mga Brahman. Papakita ko po sa inyo para maniwala po kayo. Brahman! Mm. Yan. Ayan po ang mga lalaking Brahman nila dito. Oh. Ngayon, ay, hindi na kayo magtaka, di ba? Na ito po talaga Dumaguete, at ang kalapit dito na mga lugar ay napakaganda po ng mga lahi na upgraded na talaga po ang mga lahi nila dito, mga kagandang buhay. It is because malapit lang po sila sa Department of Agriculture dito, mga kagandang buhay. Malapit lang po talaga at masigasig po ang taga Department of Agriculture nila dito. Once na may nagpunta sa kanila na naghihit po ang kanilang mga baka, nasiservisyuhan po ng taga Department of Agriculture ang mga farmers po dito.
sa kanilang lugar. Basta malapit po sa Dumaguete, mga Kagandang Buhay. Kaya ganito po ang produkto ng mga Brahman. Yan, dito pa sa tabi ko, oh. Oh, Brahman na Brahman po, mga Kagandang Buhay. Oh. Walang aninlangan na napakaganda po ng mga lahi dito. Kaya sa mga nag-o-order po sa amin ng mga alagain, actually, nagsisikap po kami ni Kabiyahing Roger na makakuha po talaga para sa inyo ng magagandang genetics. Ayan. Kasi dito nga lang rin kami bumibili, sabi ng mga farmers, isabay nyo na pag-ipunan kami ng mga upgraded. Kasi pag ganito pong mga baka talaga, ang taas na ng genetics. Kasi ilang generation na rin po na nagpapanihay sila. Siyempre, nakukuha na nila yung mga perfect genetics na. Ang tataas na po, mga Kagandang Buhay. Ito, bilang dagdag pa, ang lugar po na to, ang Bacol Livestock Auction Market, paborito po talaga ng mga komprador kagaya ni Kiloy. Lagi na lang natin napi-feature si Kiloy, pero ano yan, ayaw sa kamera ni Kiloy. Good morning, Kiloy. Nabili mo na ba to? Hindi pa. So ito rin po, Brahman na Brahman din po ito. Paborito dito ng mga mahihilig sa malalaking baka, ng mga komprador kagaya ni Kiloy. Ayaw niya yung mga maliliit. Dito sila pumupunta sa livestock auction ng bakong. Pero kami po, mga Kagandang Buhay, since na nalalakihan kami ng expenses dito, pagkulang lang po talaga yung pangarga namin, saka po kami pumupunta dito sa bakong. Kasi nga, mga Kagandang Buhay, hindi namin matamaan talaga yung tamanyo. Lagi kami nalulugi dito. Oh. Ito po, nabili natin to. Hindi natin nabili ito, pero nakita kong pinaparada ito kahapon, di ba? Ito, mga Kagandang Buhay, nabili natin mga alagain. Oh. Napaka-bless po ng umorder nito. Actually, wala pang may-ari ito, mga Kagandang Buhay, pero may umu-order na sa atin. At sabi ni Kabeng Roger, maaring sa kanya niya ito ibigay. Red Brahman po, mga Kagandang Buhay. This is a Red Brahman. Napakaganda. Big bones, malalaki ang paat, matataas. Tingnan niyo po, mga Kagandang Buhay. May babae rin po kami dito. This is Gold Brahman. Oh, Gold Brahman. Oh. Babaeng baka. Ayan po. Napakataas ng katawan, oh. Mataas din ang paat, malaki. Ito po, napakaganda. Ayan. Ewan ko, babae ito eh. Alagain din ba daw ito? Sabi ni Kabiyang Roger. Ah, pangkatay lang po ito, pangkatay. So, ilan yung alagain natin? Dalawa lang, nabili? Alima, saan ba yung isa? Eh, sa atin pa rin to. So, pangkatay, pangkatay. Ito? Ito yung pinakamaganda. Mataas. Ito yung pinakamaganda daw, sabi ni Cas. Yung ating kameraman ngayon. Sige, tutukan mo, Cas. Ayan. Babaeng Brahman, napakalaki na pa. Mataas. Napakaganda niya. Ayan po, mga Kagandang Buhay. Yung fini-feature natin dito. Ito pa ba? Hindi ito atin. So, sa kabila, mga Kagandang Buhay. Sa kabila. Tingnan nyo po, ang gaganda. Diba? Mga pangkatay po ito. Pero tingnan nyo, napaka-purma po ng mga ano dito. Mga baka po talaga dito sa bakong. Ito yung isang alagain, oh. Ito po, kagabi, inano natin to eh. Finiture. Ayan, babaeng baka. Pero pa dito, no? Yung baby na baby pa. Ito, pangkatay to, mga Kagandang Buhay. Ito, si Red Brahman ulit. Oh. Si Red Brahman. So, papurga natin ito. Tingnan nyo po yung kanyang balat. Medyo kailangan po natin silang purgahin. Ito lang ba yung nabili natin? Meron pa ditong alagain. Ito, pangkatay na. Sino nakabili nito? Si Roger. Si Roger po. Ah, ito yung bago lang. Oo. Ayan. Ito siguro. Pangkatay rin yan. Pangkatay to? Alam mo, napakaganda. Kahit na pangkatay lang. Ayan. So, walang alinlangan po, mga Kagandang Buhay, na mataas na po talaga
yung genetics po ng baka dito. Ito, tingnan natin yung ulo ha. Ipi-feature natin yung ulo ng pangkatayin na to. Di ko alam kung pangkatayin to eh. Ito po yung tinatawag na Grey Brahman. Iyan yun po yung ulo. Yan, malaki ang ulo, malaki ang bunganga. O, yung forma. Talagang lalaki ito. Kapag ka pinataba pa. Ayan po, medyo malungkot lang po talaga ngayon at wala po silang makain-kain. Gawa na ang patay na yung mga damo. Patay na yung mga damo. Gaganda ng mga baka nila. Bawi-bawi talaga yung mga ano dito, mga farmers. Ang ganda po talaga ng genetics. Kaya po sa mga viewers ko dyan, no, na malalapit lang dito, na kaya naman pong bumili dito sa bakong. Hello, Nalon. Good morning. Oh. Ha? 511. Ah, pinatimbang. So ano ba ang pagbili? Timbang or? Lightweight. Lightweight, magkano ang kilo? 151. 151? Pumatol ng timbang dito si Kabiyahe? Oh, walang kaon. Ah, walang kain daw. Laki pa rin. Oy, malaki pa rin ang tiyan. Oh, no. Ayan po. 511 kilos. May aabangan na naman po kayo, mga kagandang buhay. 511 kilos times 151. Pumatol po si Kabeng Roger sa per kilo. Oh, pag-aralan siguro ulit ni Kabeng Roger ito. Kabeng Roger! Ayan siya, si Kabeng Roger. Oh. 151 pesos times 511 kilos. 511 kilos times 151. Yan po yan, pag-aralan natin mga kagandang buhay. Tingnan niyo po mga kagandang buhay. Mukhang ang bibigat po ng mga buto nito. Ayun, magandang maliliit. Ayun, tinignan ka agad ni Kabeng Roger. Hindi na nakakaligtas ngayon kay Kabeng Roger. Oh, ayun. Yan na. Nausap na kaagad ni Kabeng Roger, yung may-ari. Ayan. Ang ganda. Malayo pa lang, nakikita na ni Nalon, maganda.